Ah, magandang gabi. Shout out lahat ni Baya. Akira Milus. Broken Angel, shout out Broken Angel. Balong Boy Hong Kong. Brother Elias Ischio. Menopause. Brenda Kaminsky, Divine Wilson, Maria Leonora Roque, African Size, Hitsura, Hitsura Katsuri, Niyamura Ryan, Absat Loida Claro, Winnie Prince Manjun Claro, SP Magno, Jeff Ramos, Bax Ayan, Jenny Bakani, Pitch Rumingan, Leo Rick, my friend, Ang Bandirigma, Shay Ain't London UK, Dolor Garcia, Roy Punsalan, Glenn Newson, Randy Reyes, Jack Patty, my friend, Menopause, Ida Pides Delgado, Dayang, SKL Vlog, Kyle, Kyla, Attorney Aboy Paraiso, Lila Collins, Eman Escalona, Apple Gutierrez, Neri Shonak, Bobet Tamayo, Noel Rosuelo, CK Manuel Coma, Christine to si Christine, my friend, Jun Lagon, Mia Mariposa, Adoracion Dimaranan, Nasir, Rose Librent, Doktora Ponggay Ulit Soriano, Bea Expectator, my friend, Lau Mamitu, Becha Lintag, Mark Rose, my friend, Kimilo TV, Misty Sambangos, Tessa Vargas, Mr. Riman Saint, Ann Guzman, Giselle Wigan, Isai Ramos, Uncle Judes, Doc Rap, shout out Doc Rap, Estela Marie Sinyeres, my friend, Mercy Tessie Lim, Iloco Pinoy, Friend Eri, nasuot ko yung t-shirt na pinadala mo. Parati akong nanonood ng ano. Parati kong nakikita yung ano. Dolomite Beach. Alam niyo yung istorya niyang Dolomite Beach na yan. Nung ako'y bata pa. Nung ako'y bata pa. Pagka tinanghali kami ng... Linggo-linggo, nag-swimming kami nun eh. Ng mga... ng pamilya. Sila tatay ko. Pag tinanghali kami ng gising sa araw ng Linggo, diyan ang baksak namin. Yan Dolomite Beach na yan. Maganda ho nung araw yan. Kasi pagka maaga kami nagising, pupunta kami ng Lido Beach sa Cavite o kaya Villamar Beach. Yan, mahilig mag-beach yung tatay ko. Ganon. Eh, pero pag kami tinanghali, diyan ang baksak namin. Diyan sa parang ano yan eh. Breakwater, tawag diyan eh. Pero ang ganda ho niyan, nung araw, wala pa ho yung Marshall na yan, di pa ho si Marcos presidente. Ang dami hong nangingisda dyan at ang linis ng tubig. Oo. Kaya nga lang ho, nung tumagal,
ha? Tumagal ng tumagal, eh, yan na. Dumami na ang tao sa Maynila. Gano. Hanggang sa nababoy ng nababoy na huwag ang lugar na yan. Kasi nga, wala naman nagbabantay. Hindi ko kagaya, wala akong politikong ano dyan. Nag-care dyan sa lugar na yan. Come to the point na hindi na humagandang puntahan. Kasi nga, nababoy. Dami na hong basura. Tapos, dyan pa yung mga ano, dyan tumatay. Hindi na humaganda. Nasa lahu-lahu lang, nasa lahula lang, nasa lahula yan. Yan lugar na yan. Pero noon nga, edad ko noon, 10 taon, ha? O, di bata pa. O, 10, 11, 12, 30, hanggang 15 years old yata ako. Nagsiswimming pa kami dyan. Ngayon, ayan na. Pinagkagastahan na ng gobyerno. Dolomite Beach. Ang ganda pakinggan. Alam nyo, no? Ang isang politiko, talaga hong ganyan yan. Naghahanap ho yan ng kanilang magiging proyekto. Oo. Upang sila ay kumita. Oo. Yan ho yan. Hindi ho. Natuwa ako eh. Ay, maraming salamat, Pangulo. Sa yung legacy. Anong legacy? Only in the Philippines po yan. Tagal na niyan, oh, di ba? Saan ka nakakita ng beach? Sa buong mundo. Pag sinabing beach, eh, pwede ka maligo. Pwede ka mag-swimming. Di ba? Oh. Yan lang ang beach na hindi ka pwedeng magtampisaw. Kanina, napanood ko eh. Oy, bawal magtampisaw. Bawal magkalat. Bawal mag-soup, mag-ano, mag- maghakot ng buhangin yung mga bata siguro. Huwag kayong kukuha ng buhangin. Mga ganun. Pero tuwang-tuwa yung mga anong doon, masayang-masaya sila na para bang napakalaki ng ano ang mga tao. Diyan mo makikita kung gaano ano tao. Parang ngayon na sila nakakita ng beach. Para ignoranteng dating para sa akin. Tool. Dami-dami nila. Sana, ano na lang. Tourist spot na lang. Hindi na binanggit yung nilagyan pa ng beach. Dolomite Beach. Laki ho ng kinita dyan. Totoo yan. Tapos yung nilagay na parang disco kanyang sun, ewan ko, yun nga, dolomite. Oh. Tuwang-tuwa na ho tao. Para ho, ano, para ba yung mga bata na maski na magnakaw ka na, basta meron silang ano, uy, ang ganda ng proyekto. Nila iniisip magkano ginastos ho dyan. Magkano ang kinita dyan. Nung nag-isip niyang proyekto na yan. Oo. Sa bulsa ba nila nang galing yan? Hindi ho. Pera ho ng gobyerno, budget. Ay, nako Lord. Yan ho ang politiko. Meron ho mga budget yan. May budget ho lahat yan. Diyan ho sila kikita sa mga ganyan ho mga proyekto. Tao talaga. Andali nyo ho. Ang babaw ho ninyo eh. Andali ho ninyong paligayahin. Maganda sana kung makakapag tawag dito, jet ski o nakakapag surfing o whatsoever. Eh, wala naman ho. Ikot kayo ng ikot dyan na para kayong takam na takam sa tubig.
ng dagat na anong maryoso mga tao. Laki ho ng kinita dyan. Yan ho ang politiko. Maghahanap ho kayo ng inyong proyekto upang kayo ay kumita. Dahil kung yun nga lang ang sweldo ng isang politiko, ang aasahan, eh wala akong magpupolitiko. Dito ha, sa Pilipinas ha, wala ho. Sinong politikong nakukontento sa sweldo? Sige, sino? Oh. Ay, nako Lord. Nakita ko yung ano ni Vice Lenny Robredo. Ang dami hong ano, yung caravan niya all over the Philippines, ha? Ang dami. Ha? Mukhang ano? Mukhang kakasihan ng Panginoon ang Pilipinas, no? Na magkaroon nga ho ng panibagong buhay, no? Si ano, Chudorte. Kilala niyo si Chudorte? Nag-ano na ho siya ng kanyang kay Vice President Lenny Robredo. Yung pang isa, kalimutan ko. Number 2 sa bar exam. Number 2, bar top notcher. Nag-Lenny na. Marami na hong nagigising. Marami na hong nagigising. Oo. Yun ho, paulit-ulit. Wala ho siyang dynasty. Wala hong masamang tinapay kay Lenny. Wala ho. Yan lang, yan mga kwa. Lugaw, lugaw, lugaw. Ha, ganun. Oo. Ay, nako. Tonying! Eh, Katonying! Ito na naman kami ni Katonying. Ay, ako Lord. Hindi ako nakatulog dito sa tunyeng nito, sa totoo lang. Hindi ko kalain to. Si Tunyeng! Yan o yan. Habang tumatagal, eh, dumadami ho ang naniniwala na si Lenny Robredo ang pwede hong maging susi sa pagbabago ng Pilipinas. Sana ho, totoo mangyari. Kasi nga eh, yung track record nga niya ang maganda. Wala ho siyang pinapatay, wala ho siyang inargabyadong tao. Wala ho, nagtrabaho siya sa kabot ng kanyang budget. Ha? Yan nga ho, lugaw-lugaw na yan eh. Na parang nagpakain yata ng lugaw sa mga nagugutom, eh minasama pa nitong ano, nitong mga baser ni Lenny Robredo, no? Kaya hanggang ngayon lugaw, lugaw. Wala, wala bang ano, Lenny, lugaw, lugaw. Putra kasi abogada ho kasi siya, abogada. At itong mga abogado, eh siya ho ang sinusuportahan sa ngayon. At marami na nga ho mga local government official, mga mayor na pumupunta na ho sa kanya. Nang suporta. No? Samantalang itong ano, itong kabila, hanggang ngayon, saan ka ba naman nakakita? Hanggang ngayon, hindi pa maintindihan kung tatakbo si Sara. Pero nagpagawa na ho ng bus. Apat na bus yata yung gaganda. First class. Yun ho yata ang gagamitin sa pangangampanya. Daming pera. Nasa live ko yung kahapon. Doon ho sa unang channel ko. Nag-live ho ako doon kahapon. Pinakita ko doon yung klase ng mga bus na gagamitin. Eh talaga naman di kalibre. Sa hirap ng buhay ngayon eh,
daming nagugutom, eh, may makakakita ka ng mga ganyan. Hayaan mo na yung kay Pacquiao. Yung kay Pacquiao, dati na yung mga bus, yung bus niya na yun, isa lang naman ho yata yun, yung mga sinasakyan ng mga kanyang mga bataan. Pag sila pupunta sa Amerika, boxing-boxing, kung saan man, o, ganun. Ah? Wala ho. Itong Pilipinas, pag hindi ho nanalo si Lenny Robredo, wala na ho to. End of the road. Ay, napanood ko yung ano, yung tungkol doon sa Yamashita Treasure. Napanood nyo ba si Kapersi? Totoo yung sinasabi niya. Totoo yun. Kasi, at that time, ano na ho ako nun eh. 14 years old na ho ako nun. At balitang-balita ho talaga. Yan tungkol ho niya sa Yamashita Treasure. Kung paano nabugbog ho yung ano, nakahukay niyang kayamanan na yan. Yung nga ho, yung Golden Buddha, naging Tansong Buddha na pinalitan nila nito si Ferdinand Marcos. Mga panahon na yun. Hindi lang ho yan, ang laki yung pera yun. Mantakim yung kayamanan ng Yamashita, nahukay nung Rojas ho. Rojas ang apelido eh. Locksmith ho siya, locksmith. Meron pang isa. Yun hong, sino yung ano, mga edad ko siguro, kung natatandaan ninyo, dito tumipak din si Makoy. Noon hong Lumindol, gumuho yung ano, Ruby Tower. Oh, malaki hong pera na dali doon, totoo. Puro incheck ho, dami hong incheck na matay doon. Mga marami rin hong nakuha ang mga barang ginto. Na, tagal ho hinukay yun kasi nung may nakakuha ng ginto, may nakapulot ho ng ano eh, ginto eh, isang mahirap lang eh, sinuli yung ginto kay sa Malacanang yata niya binigyan ho yata ng trabaho sa Malacanang yun yung nakakuha nun. Oh, yung lalaki, hindi ko lang alam kung ano mong binigay, basta parang yun eh. At ho yun, yung Ruby Tower na yon, nung bumagsak ho yun, kinordon ho yun, yung buong lugar na yon, puro sundalo ho ang bantay doon. Wala ho, nilagyan ho ng ano yan, nilagyan ho ng tali. Wala ho pwedeng pumasok. Namaho na ho yung ibang incheck doon. Dahil nga yun, talagang parang kumbaga sa ano, kinuto nila eh, kinuto. Talagang kinalkal ng kinalkal ng kinalkal. Dahil marami nga hong nakuhang pag-aari ng mga incheck na yung mga nandoon ho ng mga tatawag na foreigner. Ganun. Dami ho namatay doon. Ruby Tower na yun. Siguro alam ito nung mga sing edad ko. Mga ganyan. Alam niyo yan. Yun hong Ruby Tower, hindi. Noon hong Lumindol, intensity 7 ho yan eh. Noon hong Lumindol, takbuhan mo, siyempre, ang tendency ng mga tao, tumakbo pababa, di ba? Tumakbo pababa. Yun hong tumakbo pababa, patay ho lahat yun. Pero yung tumakbo ng pataas, yun ho ang nakaligtas. Kasi ho yung Ruby Tower, hindi ho pa ganyan ang baksak eh. Umupo ho yun, umupo. Paupong ganyan, palubog ang nangyaring baksak doon. Kaya ho yung umakyat ho sa taas, hindi ho sa baba ang ano, yun ho ang nabuhay. Dami ho namatay doon, dami ho na. Dami ho perang nakakuha doon. Million din ho, million. Kasi marami mga gold bars eh. Yun ho yan. Million din ho nakakuha ng mga panahon na yun. Mga ginto, mga alahas, marami. Ay na ako, Lord. Panahon din ho yan ni Makoy. Yung Ruby Tower na yan. Antok na ako. Bukas na wala tayo mag ano. Gusto ko lang iraos itong ano eh. Para bang na-addict na akong mag-vlog. Parang kulang ang araw ko kung hindi ako makakapag-vlog. Hindi ako makakapag-shoutout. Yan o. Sana ano, makapag-isip-isip po tayo.
marami na hong ano-ano, marami na hong may mga utak na tao. Tudor T. Siguro kilala nyo naman si Tudor T. Oh. Tapos yung number 2 sa bar exam, nung hindi ko na ano, baka bukas o, oh, i-search ko kung sino yung lalaki na yung lalaki din o. Oh. Mga doktor, mga dating Department of Health Secretary, lahat ho sila. Kaya Lenny na ho ang punta. Wala na ho eh. Eh wala ka namang ano eh. Talagang, kung meron kang isip, doon ka lalagay. Kung gagamitin mo isip mo eh. Oh. Eh tignan mo to, oh. Paano ka? Si Bongbong, si Arawan Tigre ng Norte. Si Sara naman, eh ang agila ng Mindanao, magsasanib puwersa raw. Di ba kayo natatakot? Isang tigre at isang agila ang inyong iboboto? Ha? Ano hahanapin nyo? Eh, ang babang isu niyan eh. Oh. Tapos mamaya, maghahanap kayo, bakit ganito, bakit ganun? Kung sakasakaling yan nga ang lumabas dahil sa tawag dito, sa mga tanga na ewan ko ano iniisip. Oh. Simple ho yan. Tell me who your friends are. I will tell you who you are. Hindi ho pwede mamuha ng ubas ang duhat. Hindi ho pwedeng mamuha ng santol ang mangga. Kung ano puno, siya ho ang bunga. Hmm. Ang daming pagkukumparahan ng mga animals eh. Bakit tigre saka agila? Hmm. O, tignan nyo yung palko, nakakulong na. O. Si Hephelhem. Nakakulong ho yung palkon, hindi ho makalipad yung palkon, nakakulong. Ayan ho yan. Wala ho kayong hahanapin ha, o kayo ano, kayo ang mangimili. O. Ha? Kung boboto nyo yung tigre at yung agila. Yun yung palkon, nakakulong na. Ha? Ay nako. Basta para sa akin. Eh ako kung ano yung mga tao. Duterte. Build. Yan oh, yung parmali oh. Kapalipaliwanag naman ito si Tunying. Tunying! Asa mabay kang mamuhunan ng magpuhunan magnegosyo ng laway. Ah, sabi ho. Kunyari ho ako eh, ahente ho ako ng baboy. Eh, meron ho akong tinawaran na kilala ko ho eh. Kinuha ko na 100 kilo eh. Nakahanap ho ako ng pagpapasahan ko ng 130. Di, wala ako, five capital eh, pinuntahan ko eh, Diyos ko, ano ba naman, tunying. Kabagay, sabi nga, ni Paolo Duterte, na yan hong mga media na yan, eh nababayaran. Galit na galit si Paolo Duterte, baka bukas, yun ako, talakayin natin. Mga bayaran kayo, sabi nga, may speech yan ganyan. Sandali, hanapin ko. Hindi ko makita. Ayaw gumana ng isang cellphone. Hmm. Pero yun, sabi niya. Sinabi ni Pulong. Galit na galit siya sa media eh. Panood ko eh. Hmm. Mabayaran kayo. Sabi niya. Eh, totoo naman ho siguro yan. Pagka pupuri kayo ng mga kandidato, eh, alam niya na, lapurihin ka ng mga yan. Diba? Pag-aksaya ka ng laway niyan, kung ganun-ganun lang. Totoo naman o yan. Halos lahat ho. Swerte na yung may kagaya niya si Percy Lapid, si Idol, na
hindi ho yata tumatanggap ng bayad yan. Parang ganun eh. Tsaka yun, sa totoo lang siya. Hindi kagaya ng iba dyan na Tunying! Hindi kaya nag-isip to. Baboy, kinumpara mo yung Parmali sa baboy, yung deal sa Parmali sa gobyerno. Ewan ko sa'yo. Na, nawala, bilib ko talaga dyan kaya Tunying. Dati pinapanood ko yan. Umagang kay Ganda ba? Oo. Magaling din. Magaling. Ngayon, Lana. Ay, naku, Lord. Parang ano lang din. Ay, naku. Bahala na sa inyo si Lord. Ah, kayong mga, ewan ko kung anong, ano nyo. Nung araw, ah, pagka mayroong hindi magandang politiko, mga nagbabatikos yan. Eh. Mga yan, sila Tunying, yan. Ngayon, wala. Wala akong makakitang masyadong bumabatikos. Kaya Duterte, na mga mainstream media, lawa. Nagulat yata sila talaga. Eh. Meron mga bumabatikos, pahapyaw lang. Walang ano, walang diin. Nakagaya ni Percy Lapid. Ha? Huh? Tsaka ni Waldy Carbonell. Yan mga yan. Meron ako maganda isa kanina. Hindi ko lang umaano eh. Si ano to eh. Attorney Enzo Recto. Abogado ho siya. Oh, attorney. Gabi-gabing talakayan. Attorney Enzo Recto. At ayon sa kanya, marami na nga hong government official, mga mayors na lumipat na kay Vice President Lenny Robredo. Magaling ho siya, magaling. Pero ang subscriber niya yan, 3,900 plus pa lang, 940 o 3,900. Bago lang siguro si attorney. Pero ano, 12,000 views siya. At meron siyang 825 na thumbs up. 5 days ago tong vlog niya, 5 days ago. Mga mayor, nagpakita ng suporta kay President Lenny. Mahusay ho, mahusay. Baka bukas ho, pagka nakapag-live, ito ang iano ko. Iko-content ko siya. Pag-aralan ho natin sinasabi niya. Ano rin ho to? Parang kontrapartido rin ho. Ilalive ko yan bukas alas 2. Sigurado ko yan. Para maganda tayo, magkakwentuhan tayo. Jau-jau Pascual, shout out. Charlie Way, my friend, shout out. Divine Wilson. Hanggang dito na lang ho. Magandang gabi. God bless. Sana po eh matulog tayo na, ay malapit ng undas. Magandang gabi po. God bless.